Ayan po, so ilang minuto na lang po. So mag-start na po tayo ng ating symposium.
Good morning po. Exactly po ng 9:10, start na po tayo, Ma'am Jack. Thank you po. Thank you po. Start na po tayo. Welcome po sa ating Municipal Anti-Drug Abuse Council MADAC Symposium about Drug Awareness, Prevention, Education, and Control Seminar. Isang magandang-magandang umaga ng Lunes sa ating pong mga mag-aaral, mga magulang, mga kapwa ko guro, sa ating punong guro, at syempre sa ating pong mga guest speaker ngayong umaga. Bago po natin simulan ang ating gawain, hayaan po muna ninyo akong magbigay pugay sa ating pong mga ulirang ina ng tahanan ng isang happy-happy Mother's Day po. Salamat po sa lahat ng sacrifices ng ating mga Walang sound, sir. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Have mercy on us, O Lord.
We are gathered here today for our Municipal Anti-Drug Abuse Council Symposium meeting. Send us your Holy Spirit to be our guide and give us wisdom to understand every topic that we are going to discuss. Enlighten our minds and let your love be upon us. May this symposium bring success and growth to our learners, parents, and co-workers. We thank you, Father, and glorify your holy name for this precious time that you have given us. All this we pray through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever. Amen. Amen po. God bless you po, Ma'am Rosie. Pakinggan naman natin ang pambungad na pananalita mula sa ina ng ating paaralang elementarya ng Dolores, ang napaka mapag-aruga, masipag, malawak umunawa, at very dedicated, walang iba kundi ang ating punong guro, Ginang Lori B. Roquero. Good morning po, Ma'am Lori. Thank you, Ma'am Jack. Sa ating speaker ngayong araw, Police Lieutenant Rodelio E. Garcia, ang ating MADAC Chief, at saka ang kanyang mga kasamahan, sa mga guro, mga magulang at mga mag-aaral, isang magandang umaga po sa ating lahat. Isa ring pagbati sa lahat ng mga ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang pandemyang ito ay hindi hadlang upang di natin may pagpatuloy ang ating mga adhikain para sa paghubog sa ating mga kabataan upang sila'y magiging responsableng mamamayan at magkaroon ng magandang bukas. Ang Drug Awareness Prevention Education and Control Seminar ay isang paraan upang sa magkaroon ng o kaya sa maagang edad na ito ay kapupulutan ng aral at dapat nating isabuhay para sa iyong magandang bukas. Muli, magandang umaga at mabuhay. Maraming salamat po, Ma'am Lori. At bago po tayo pumunta sa pinaka-highlights ng ating pong programa, kilalanin muna natin ang ating panaunang tanggal sa umagang ito. Kaya't narito si Ginoong Crisanto Rivera upang ipakilala ang ating mga guest speaker for today. Sir, please. Ayan, thank you po, Ma'am Jack. So, salamat po. Isang kaaya-aya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa umaga pong ito, ating makikilala ang ating mga tagapagsalita. So, alam po pong madalas nyo na po silang nakikita noon dahil po sila po ay madalas ding dumadalaw sa ating paaralan upang magbigay ng mga impormasyon sa isa sa mga problema ng ating pamahalaan. So, narito po, ang Chief Clerk, PCRB Rizal PPO at Philippine National Police, Police Lieutenant Rodelio A. Garcia, Chief MADAC Focal Person, kasama at katuwang po sa pagsulong ng mga programa para sa ating bayan, sa pangangalaga ng ating mga kabataan, narito rin po si Pastor Joel O. Valles, ang ating MADAC Operation Officer. Magandang umaga po, sir. Mga sir, yan po. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, sir, bali, inyo na po yung floor para po sa ating presentation po ng ating symposium. Okay, stop presenting na po ako, sir. Thank you po. Okay. Magandang umaga sa ating mga nagpapakinig, yung mga nag-online sa atin sa seminar na ito. Lalo-lalo na sa ating school principal, si Miss Lori B. Roquero. Magandang umaga po, ma'am. At siyempre, ang ating punong abala ngayon dyan sa ating semester na gusto lumabas ng bahay, ang mga guro, mga magulang, panatiliin po natin ang proper wearing of face mask. At yung importante rin, yung ating pang-control sa mga virus na yan, yung ating face shield. Ang iba po, lumalabas ng bahay, ginagawang dekorasyon ang face shield.
nasa taas ng ulo, akala ko nga ponytail o headband. Yan po ay protection sa ating mata para hindi pumasok ang virus. At panatiliin po natin ang social distancing sa ating mga kasama. Kung ang katabi ninyo ay siya dumidikit, kayo na po ang lumayo kasi mas nakakaunawa kayo. At isa rin po yung protection natin sa ating mga mamamayan. At laging maghugas ng kamay o mag-alcohol, lalo na kung oras ng pagkain. Kasi ang virus ay dumidikit po sa ating katawan. Kung tayo po ay papasok sa bahay, be sure mag-i-spray tayo ng alcohol sa buong katawan, lalo-lalo na sa sapatos. Kaya tapak natin sa loob ng bahay. Yan po ang mga safety reminder natin. Kahit po tayo ay vaccinated na, mag-ingat pa rin tayo. Sabi nga sa ating ating speaker ng presidente, kahit tayo ay vaccinated na, pwede pa rin tayo magkasakit ng virus na yan. Kasi po, yan po ay protection natin para hindi tayo mahawa. Pero kung tayo may relax, hindi tayo nagpe-face shield, hindi tayo nagpe-face mask, nakikipaghalubilo tayo sa karamihan, magkakasakit din po tayo. Kasi nga tayo mismo ay nagpapabayan. Kaya mismo tayo ay magbaba ng kategory ng ating modified ECQ, kahit gawing GCQ yan, ganun pa rin po, proper wearing of face mask, proper wearing of face shield, maintain social distancing and washing your hand. Yan po ang ating safety reminder sa ating programa. Okay, Ma'am Jen, pakiayos na po yung ating lecture at ating sisimula na po. Okay, ready po tayo. Makikita niyo sa inyong screen ang ating lecture. Okay, o ipag-i-open na natin. Yun. Yan po ang makikita ninyo ang ating logo ng ating Municipal Anti-Drug Abuse Council. Marami po nagtatanong ano daw yung MADA. Malino po, nakapalibot dyan, Municipal Anti-Drug Abuse Council. Katuwang po natin ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. At umapangalawa po ang ating RADAO, yung Rizal Anti-Drug Abuse Office. At ang ating BADA, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaya mga bata, i-take note ninyo ang mga word, ang mga meaning yan, ha? Para baka bigla kayong tanungin ng mga teacher, ng principal, kung kayo talaga nakinig, alam nyo kung ano yung sasagot, ano yung MADA, ano yung BADA, ano yung RADAO, at PDEA. Yan po, sige po. Next. Yan, ito po yung mga kasama natin sa ating MADA office. Ang tawagin natin ay MADA team. So, pangunguna po ng inyong lingkod. Police Inspector Rodelio Andres Garcia, PNP Retired Chief MADA, Focal Person. Ang ating co-lecturer, si Pastor Joel O. Valles, ating Operation Officer. Siyempre, ang ating admin at nasa kanya ang buhay ng ating mga kamera, si Ms. Jonah T. Francisco, ating Admin Officer. Ang ating kasamang Pastor Ramilio B. Anyoso, Intel Officer, ang ating technician, ang ating action clerk dito sa MADAC, si Ma'am Jennifer Mercadero, at ang ating MADAC referral desk, si Ma'am Aida L. Rico. Yan po ang ating personnel. Next. Anti-Drug Abuse Awareness Program.
na pinangungunahan po ng ating Mayor George Ricardo Reyes Japula II, ating Municipal Mayor, ang ating MADAC Chairperson. Po, pakitake note mga bata. At sigurado itatanong sa inyo ng inyong mga teacher yan. Next. Yan. Kay Fight Against Illegal Drugs. Katuwang po natin ang ating hepe ng kapulisan ng bayan ng Taytay, si Police Lieutenant Colonel Rodel S. Banho. O, po next. Yeah, ito na po ang simula ng ating lecture under ng Republic Act 9165. Yung kulay pula po, pakitake note mga children. Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan po ay nagsimula ng 2002. I-remind ko na po sa inyo yung ating previous na batas regarding sa drug. Under din po ng Republic Act 6425. Yan po kung saan magkahiwalay po ang kaso ng chemical substance, ng shabu, ecstasy, morphine, heroin. Yeah. At yung pong ating marijuana, nung batas na 642, yan po ay tinatawag natin regulated drugs, na kung saan ang batas na yan ay napakababa ng penalty, napakababa ng mga bail sa atin para temporary liberty kung sino man ang mahapit. Sa pangunguna po ng ating former President Gloria Macapagal Arroyo, pinirmahan po niya itong batas ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Republic Act 9165, noong June 7, 2002. Para hindi niya malimutan, June 7, birthday po yan noong dati nating mayor, si Godi Valera, Godofredo Valera. At ipinablish po sa buong Pilipinas at sa Asia ang batas na ito noong June 19, 2002. Kaya mga bata, huwag niyong kalilimutan yung publish na yan kasi yan ay birthday ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, June 19. At ang batas po na yan ay nag-effect simula po ng July 4, 2002. Huwag nating i-ignore yung mga teacher yan sapagkat yan po ay kasama sa civil service exam. Alagay doon, date signed by the President of Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act, Special Act, yan po, makikita nyo June 7. At imama, pag sinagot nyo, tama kayo. Nasa civil service exam po yan. Yan po. Okay, next. Okay, Article 4 of Republic Act 9165, Participation of the Family, Students, Teachers and School Authority in the Enforcement of RA 9165. Napakalino po na ang batas na yan ay kasama ang pamilya, ang mag-aaral, ang guro, at ang batas na ipinitutupad sa paaralan. Under po ng Article 4, Section 41, next, involvement of the family. Yan, number 41. Mababasa natin diyan. Hindi ko na ikaklaro na itong nakasulat diyan. I-explain ko na lang po sa inyo. Dito po sa involvement of family, under section 41, malinaw po na pinatutunayan na ang mga magulang, ang pamilya ay itinas sa batas na to na sila po ang dapat manguna sa primary responsible for the education and awareness. Kung madaling salita, ang magulang po ang unang magtuturo sa mga anak kung paano iiwasan ang bawal na gamot. Ano ba yung bawal na gamot na yan? Kaya nga sabi ng ating pambansang bayani, study begin at home. Kaya mga nanay, napakabigat po ang inyong responsibilidad. Ang education po ay huwag nating kalimutan. Ang mga teacher po ang responsible sa education. Ang behavior and attitude ng inyong anak ay sa inyo po magsisimula.
Kaya nga maraming mga bata ang napapariwara dahil po sa kapabayaan ng mga magulang sa kanilang anak. Nagkukulang po sila ng atensyon. Mamaya po inisasamahan ng mga mag-aaral. Kung anak nyo ay maging opisyales o mga officer ng grupo sa paaralan, matuwa kayo kapagkat sila ay kasangkapan ng paaralan kung paano itutuwid ang mga mag-aaral na naliligaw ng landas. Yan po, Student Council and Campus Organization. Pabayaan natin ang ating anak na mag-join dyan kasi po sila ang mangunguna sa programa at tulad po ng prevention and deterrent in the use of dangerous drug and the referral for treatment and rehabilitation of the student. Yan po, napakalinaw po ha, mga mag-aral, mga bata, mag-join kayo sa samahan na yan. Mag-inform kayo o mag-inquire kayo sa inyong mga guro kung paano maging member ng Student Council and Campus Organization. At napakahalaga po ang partisipasyon nyo. Kayo po ang mangunguna sa mga programa katulad po ng tinatawag natin na slogan, spot drawing contest. Meron tayong tinatawag din na lakad kontra droga, takbo kontra droga, at ang isa pa yung pajak kontra droga kung saan dapat tayo makilahok sa mga programang yan. At kayo po ang dapat manguna, mga leader, mga officer ng Student Council at sa support po rin ng ating mga guro. Meron din po kayong tungkulin sa paaralan, hindi lamang ang magulang. Ngayon, under Section 43, pakipindot po natin ang ating Section 43, School Curricula. Malino po, ayon sa batas at nirequire sa DepEd Family na isama ang pag-aaral kung paano masusupo o paano may iwasan ang bawal lagabot sa loob ng paaralan that in case na merong lumabag. O, anong subject po kaakibat ang sinasabi nating dangerous drug? Nung kami po ay nasa, nag-aaral pa ako ng high school sa YDP, Youth Development Training. E ngayon po, MAPE. Tama po ba? Kung di ako nagkakamali, under po ng MAPE teacher, yung pagdating sa drug abuse education and control. Sa MAPE subject po, no? At nire-record po yan sa lahat ng paaralan na isama. Yan po nakalagay dyan, all public and private school, whether general, technical, vocational, agro-industrial, and formal, non-formal, indigenous learning system. Kaya batas po yan na dapat nating sundin at yan po ang pinaano natin. Sabihin po yan sa school authority at ang under po ng Section 44, ito po naman ang para sa mga guro, principal, at sa mga supervisor. Yan, babasahin po natin yan. Mga bata, makinig kayo, mga nanay. All school head, supervisor, and teachers shall be deemed person in authority. Yan po ay batas na nakaakibat sa mga balikat ng mga teacher na sila po ay pinoconsidered po ng ating batas na katulad din po sila ng mga elected official. Lahat po ng elected official from president down to SK Kagawad, yan po ay tinatawag na person in authority. Pwede silang magpatupad, pwede silang gumawa ng batas. At ang nagpapatupad naman po, nag-i-implement ng batas na gagawin ng ating mga person in authority, katulad po namin, mga kapulisan, mga end-point ng ating mga elected official sa barangay bilang mga agent of a person in authority. Nakahihigit po kayo sa amin, mga guro. At nung nakaraan po magsalita ang ating, mga mambabatas. Kasi po kayo ay mga degree holder, mga
board passer kayo, mga guro, sa inyong pinag-aralan. Kaya entitled po kayo bilang ikapagpatupad o tigagawa ng batas. Pero sa batas na to na Section 44, kayo po ay pwedeng magdesisyon o magbigay ng penalty that in case na mayroong bata na mag-violate sa nasabing illegal drugs na yan within the premises or the vicinity of the school. Hindi na po kailangan i-turn over pa yan sa barangay, sa MADAC, sa kapulisan. Kasi nga, sabi nga dyan, sa pag-aaral, mga minor di edad pa yan. Kaya during the premises of the school, principal head supervisor po ang pwedeng magsagawa ng batas kung ano ang penalty na dapat ipataw sa isang batang lumalabag sa batas. Except po na mag-expelled kayo ng mag-aaral. Kasi po yan taliwas po, pag in-expelled natin ng bata, taliwas po yan sa mga kasabihan natin sa mga guro, find out the out-of-school youth. Kasi isa po yan sa mga programa ng mga guro, ng mga teacher na hanapin ang mga batang hindi nag-aral, ang mga tumigil at ibalik sa paaralan. Katulong po ng ating four-piece o single parents na pinoponduhan po ng gobyerno para ang mga bata na hindi sapat sa pag-aaral, na hindi kaya pag-aaral ng magulang, ay sinasagot po ng gobyerno. Kaya wala pong dahilan para sila ay hindi makapag-aral. Sapagkat napaka-ano po, ang lahat ng bagay ay nasisira, nananakaw. Pero ang pinag-aralan ay nakatanim po sa utak niya, ay hindi pwede nakawin ni naman. Hanggang sa kamatayan po, daladala natin ang ating edukasyon. Yan po, malinaw po na sinasabi dyan sa batas na yan. Next! Profile of drug user. Yan po, based po sa census po ng 2016. Age po ng edad ng mga bata na nai-involve sa buong Pilipinas ay 28 years old pataas. Pero ngayon po, 2020-21, 12 years old po ay nahuhuli na po ng ating mga kapulisan, ng ating mga, hindi ko na po may mention yung eskwelahan sa elementary na may nahuli na isang bata na may daladalang marijuana. Hindi na po natin i-mention kung anong school yan. Pero elementary po ay ginagamit na rin po ng mga magulang nila bilang mga deliver o runner. Kahit hindi po alam ng mga bata, inuutusan, dalin mo to sa tito mo, dalin mo to sa kapitbahay natin. Pagkagaling mo sa school, idaan mo yan sa kapatid ko, gano'n. At yun naman ang ginagawa ng bata. Wala silang knowledge kung ano yung dinideliver nila, pero involved na rin po sila sa drug pushing o delivery ng illegal drugs na yan. Ngayon po ha, 12 involved na. Ay mga elementary na involved na rin. Sana po makontrol natin yan. Ayan po, papalay ratio po ng gumagamit, 9 na lalaki at isang babae. Yan po ay na-trace po yan sa drug surrendering ng 2016. Bakit po nakakita dyan? 9:1. Kasi po sa dami po ng sumurender, lalo po dito sa bayan ng Taytay, meron po tayong surrendering na diniscuss namin kahapon sa meeting namin sa SK. Dito po sa Taytay ay nakapagtala po tayo ng surrender natin na kung saan umabot po na 1,865 drug surrender. Kasama na po ang babae dyan. Pero ngayon po, 2019-2020, napakarami na rin pong babae na nai-involve sa droga at talagang hinahatulan na rin po sila through plea bargaining program. Sila po ay pinahatulan. Yan po. Kasi po, napakaingat po ng mga babae, hindi po sila bulgar paggamit ng bawal na gamot. Meron na rin po tayo napatunayan, makababaihan na artista
na na-involve sa droga, eh hindi po nila, hindi po sila sumurender. Tumigil po sila kasi nakita nila na nagkakaroon na po ng side effect sa kanilang katawan. Pero may involved na rin pong artist ng kababaihan. Ngayon po, nagiging equal. Ayon po sa 2020 census po natin, mas marami na rin pong kababaihan ang naninigarilyo at umiinom ng alak. Hindi po natin alam bakit nagkakaganon. Dahil na rin po siguro sa kapabayaan ng magulang. Kasi po ang mga kabataan ngayon, 11 PM na po ng gabi, mga nakatambay pa rin sa karsada. Kaya mga nanay, i-observe po natin ang ating mga anak, bantayan po natin. Huwag po tayong mawalan ng oras sa ating mga anak. Yan po, civil status, single, 57.77%, na kung saan halos kalahati po ay dalaga, binata. At dahil din po dyan, marami din po mga single na may mga anak na rin po dahil din po sa bawal na gamot na yan. Pero ngayon po, may asawa, lolo, lola, family are involved on illegal drugs. Status po ng employment, imagine nyo, 35.81% walang trabaho, pero sila ay involved pa rin sa bawal na gamot. Bakit nagkakaganon? Wala na nga silang pambili. Yan po ang sinasamantala po ng ating mga drug financier. Binabagsakan po ng mga illegal drugs ang mga walang trabaho niya, ibinebenta yan, at ibabalik na lang ang bayad pag naubos na. Sinasamantala nila ang kawalan ng trabaho. Pero doon, nalilibre na rin ang paggamit nila. Pero ngayon, kahit may trabaho, are involved on illegal drugs. Kasi nakakabili sila. Yan. Educational attainment, sabi nga nila, high school level ay naisisimulang gumamit ng bawal na gamot. Sana hanggang dyan na lang. Ano? At matigil na po yung involvement ng mga kabataan. Kayo po ang magturo. Tayo na lang ang mag-remind sa mga grade 4 pataas. Na titingnan nila kung may ipadadala ang mga magulang nila, inspection nila o tingnan nila kung ano yung mga dadalhin sa kanilang mga kamag-anak o kumpare ng kanilang mga magulang. Yan, economic status, the average of 13,000. Mama, ano po ang pwede? Ano? Yan, nai-involve rin niya. At kulang pa rin po yan. Dito tayo mag-concentrate sa place of residence, urban o specifically NCR. Bakit napakaraming squatter area sa NCR? Yan po ang mga galing sa iba't ibang probinsya na dito gustong maghanap buhay. Wala naman silang tutuluyan pero nakikipagsapalaran sila na dito maghanap buhay. Nakikita sila sa mga nakaibigan nila, kakilala nila sa squatter area pa rin. At hanggat po lang trabaho, nakikijoin sila. Hanggat sa loob mismo ng squatter ay nagbebenta sila ng illegal na droga. Dito po sa atin sa Taytay, Cainta, Antipolo, Angono. Bakit tayo ay napakaraming squatter area? Kasi kalapit lang po natin. San Mateo Rodriguez, kalapit din yan ang Quezon City, na kung saan dyan din ang rampant ang illegal na droga. Tayo naman sa Taytay, katabi natin ang Taguig at Pasig, na kung saan nabalita po yung Maharlika village sa Taguig na naging Shabu Changge, na kung saan nagkahiwa-hiwalay at ang iba napunta po sa ating sa arenda. At yan naman po ay isa-isang hinuhuli po ng ating hepe ng kapulisan ng bayan ng Taytay. At lately lang po nakahuli po ng 15 kilos ang ating hepe na si Police Lieutenant Colonel Rodel S. Banco, na 15 kilos po ng shabu at meron din po na kill in action ng mga drug pusher. At ang halaga po ay 102,000
ang halaga po ng shabu na dapat ay nakapasok sa bahay ng taytay pero nahadlangan po ng ating kapulisan. Kaya congratulate po natin ang ating taytay PNP, palapakan natin sila. Yan. Ayun naman po, itutuloy po natin yung duration of drug taken, more than 6 years. Kaya yan po, mawawala lang sa katawan natin ang toxic o ng chemical substance ng illegal drug sa ating katawan sa loob ng 6 na taon na tayo ay hindi natitikim ng bawal na gamot. Kaya halimbawa, 5 years ka nang hindi nagtitik ng drugs, ng illegal drugs na yan. Nagpa-medical ka, aga-abroad ka, matitrace yan through blood na positive ka pa rin na gumagamit. Kaya nagtataka sila. 5 years na hindi gumamit, bakit positive pa rin? Sa urine, automatic, konti lang. Pag starting ka pa lang, hindi pa tumatagal, matitrace kang gumagamit ka. At take note po, dito po sa atin sa Pilipinas, 2 klase lamang po ng drugs ang nakikita sa drug test. Marijuana at shabu. Yung pulang 2 yan, yung ecstasy, morphine, heroin, LSD, yan po ay hindi natitrace pa ngayon sa atin sa bayan, sa bansang Pilipinas. Nature of drug taken, polydrug use, yan po yung mga ginagawa sa laboratory. Ginagawa po yan sa mga illegal laboratory kung saan gumagawa sila ng mga different chemical na pinaghalo-halo at ang resulta po ay ang mga shabu, ecstasy. Yan po yung mga polygraph. Okay, next. Yan, personality profile of an addict. Yan po, mapapansin nyo dyan. Reactor, self-centered, lentil, here. Yung manipulator, easily frustrated. Makikita nyo doon sa larawan. Kaya pinatutunayan po, nakapalibot po ang mga illegal drugs sa kanyang katawan. At yan po ay halimbawa, ikaw ay buhay pa, inaagmas ka na. Dahil sa chemical o toxic na pumapasok sa ating katawan. Mamaya pakikita ko sa inyo, ano ba yung buhay pa, inaagmas ka na. Yeah, next. Okay, what is drug? Very common na to. Drug is a chemical substance. Yan po ay ginagawa ng ating medical technology. Yan po pinag-uusapan po natin dito na what is drug? Yan po ay legal drug. Na kung saan kapag ginamit ng isang tao na siya ay may karamdaman o may sakit o may hindi maintindihan sa katawan niya pag siya ay uminom ng proper based doon sa reseta na ibinigay ng doktor, yan ang susundin at ikaw ay gagaling. Tungod sa ubo, tungod sa lagnat, tungod sa kaso man yan, o yung sa mga binat, yan po yung mga drugs na pinag-uusapan natin. At yung mga illegal drugs naman, yan din po, yan po ay mga chemical substance din na pinag-aluhalo. Na kung sa kapag ginamit naman ng isang tao, ay mas malaki ang epekto sa kanilang katawan at nagkakaroon ng changes sa kanilang isip o sa kanilang pangangatawan. Okay? Okay, next, drug. What is drug abuse? Ito po, malino na binabanggit dito, licit or illicit. Drug abuse. And then, yun, what is drug abuse? Considered bawal o hindi bawal kapag ginamit ng sobra, ito ay nakasasama sa ating katawan. Huwag tayong basta iinom ng mga gamot nang walang reseta o prescription ng ating doktor. Kasi pag ito ginamit natin ng labis, naapektuhan ang ating individual, physical, mental, yung utak natin. Kaya pala tayo nahihilo o hinihimatay, nagsusuka kapag nasobrahan. How much more na kung ang ating masosobrang gamit ay mga illegal na droga. Kapag sumobra, ganun din. Nahihirapan din sila at pwede silang madala sa comatose o himatayin.
Yan po, napakalino po mga bata. Kapag may naramdaman kayo, magsabi kayo sa magulang nyo, samahan kayo sa clinic o sa mga hospital para mabigyan ng tamang gamot ang inyong mga naramdaman. Huwag kayong basta magtatanong sa tindahan. Kasi pangkaraniwan, ugali na natin. Pag masakit ang ulo, masakit ang katawan, pupunta sa iyong mga tindahan, tatanungin, ano po ba ang gamot sa masakit ang ulo? Eh, yan ni tindahan niya, hindi po yan mga pharmacy. Kasi yan tinatawag natin na over-the-counter drugs. Nakakabili tayo sa butika nang walang reseta, over-the-counter. Isa namang prescription drugs kung saan kailangan ang reseta ng doktor para tayo makabili ng gamot. Yan. Eh, yung illegal drugs na yan. Kahit hindi sobrang paggamit, masama sa katawan. Kapag sinobrahan natin, mismo ng katawan nila ang sinisira ng bawal na gamot na yan. Okay, next. Yan. Take note natin, classification of drugs. Mag-take note tayo, mga magulang, mga bata. Origin. Isa lang po, dalawa lang po ng origin and ano natin, ano? Natural drug. Galing po yan sa nature tulad ng marijuana. Ano ba yung marijuana yan? Marijuana ay herbal medicine. O saan ginagamit ng mga albularyo yan? Sa mga sakit sa katawan, sakit ng tiyan, ginagamit yan. Pero ngayon, kung ang ating mamamayan, sinosobrahan ng paggamit, nagkakaroon ng change reaction sa kanilang pakiramdam. Ang pangalawa po ay synthetic drugs. Ano yung synthetic na yan? Yan po yung ginawa sa mga laboratory. Yung mga illegal laboratory, katulad ng shabu or ecstasy. Dalawa lang po ang dapat natin tandaan. Classification of drugs, natural drugs, and synthetic drugs. Okay? Next. Ito, classification pa rin ng drugs to. Ito nga, iba. Pharmacological classification of drugs. Una, stimulant. Pangalawa, depressant. Pangatlo, hallucinogen. Doon pa lang sa pangatlo. Hallucinogen, halatang utak na ang tatamaan. Ano ba yung stimulant? Next. Yan. Stimulant, also known as aper. Yan po yung mga chemical substance na nagagamit ng mga tao na gustong makalimot o mabago ang kanilang pakiramdam. Cocaine, amphetamine, or shabu. Pag ang tao po ay gumamit niya, nagiging alert o hyper. Pag sinabing hyper, alam naman natin, ang taong walang kapaguran. No? Bumibilis ang tibok ng puso, tumataas ang pressure ng dugo, hindi sila mapakali. Wala silang kapaguran, kahit utusan mo ng paulit-ulit, tuloy-tuloy po ang ginagawa, hindi po tumatanggi, pero ang mga tugon nila sa iyong utos ay puro mali. Yan lang po ang kaibahan ng gumagamit. Ulit ha, stimulant, aper, para mabago ang pakiramdam, nagiging hyper tayo, yan, o alertness. Yan. Okay, next. Depressant. Yan. Ito naman, also called as downer. Yan po ba yung ginagamit sa paglalaba? Hindi po. Downy po yun. So downer, pampababa. Ano yung mga ginagamit sa pampababa? Katulad ng mga baliw. Ang lakas ng tama niya sa utak. Nila-injection lang sila o pinainom ng Valium para lang kumalma. Sinabing downer, pampakalma. Okay, the drug or chemical decrease activity, kaya katulad ng
sleeping pills. Para saan yan? Para doon sa mga hindi matulog. Masyadong stress, masyadong hyper, ayan, tranquilizer o sedative. Yan po yung mga gamot na pampakalma sa isang taong overdose sa gamot. Ayan, depression. Pagka na-overdose ka, ano ibig sabihin? Ito po, next. Ayan, common effect of depression. Nagkakaroon ng comatose. Bumubula bibig, nawawala ng malay, hanggang sa sila ay mamatay. Considered as overdose sa illegal na droga. Yan ha. Eh yung ang hindi illegal na droga, uminom ka ng marami, lampas doon sa prescription ng doktor, ininom mo. Halimbawa, nakalagay, one tablet, three times a day. Ang ginawa mo, para isang inuman, yung three times a day niya, pinagsabay-sabay mo yung tatlo. Para inom na maghapon. Yun, overdose po ang tawag din doon. At pag tayo na-overdose, ano nangyayari? Hindi tayo mapalay, balisa tayo, nahihilo, nangihina, hanggang sa mawalan ng malay. Pero sa illegal drugs, ito po ang resulta. Comatose or death. Kaya yan po ang ano natin. Next, hallucinogen. Yeah. Yan po pumapaloob sa hallucinogen ang marijuana. Bakit napabilang? Kasi po pag ang tao ay gumamit ng marijuana, nag-iiba po ang kanilang takbo ng utak. Kasi pag gumamit sila niyan, katulad niya mga ecstasy, at ketamine. Yan po yung mga gawa sa laboratory except doon sa marijuana. Ano po, pag sinabing hallucinogen, nagkakaroon ng hallucination sa ating pag-iisip. Nakala natin ay mayroong taong gustong manakit sa atin. Alam natin mayroong mga sumusubaybay sa atin sa bubungan na gusto tayong hulihin. Ang tawag nila dyan ay tamang hinala. Nagkakaroon ng sakit o depresya sa ating pag-iisip. Ewan, hallucinogen, hallucination. Kaya yung palatandaan natin. Okay? Kaya katulad yun. Also known ay psychedelic. Ayan. Psychedelic. Ang sakit na yan ay sakit sa pag-iisip o sa utak. Yan po. Tatlo yan, ano? Yung ating tinatawag na stimulant, depressant, and hallucinogen. Okay, next. Yan po. Number one problem po natin sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo na. Yang shabu. Number one po yan. Ano ba yung scientific name ng shabu? Tinuro ko na yan sa mga grade 4 sa elementary. May pasok pa tayo. Alam na ng mga grade 6 yan. Ano scientific name ng shabu? Alam na ninyo. Yan po. Methamphetamine hydrochloride. Or sa scientific name of shabu. Yan po ay ginawa o nag-process sa illegal drug laboratory. Ako. Okay, next. Kaya meron pa po yan, mga different na sachet. Yung makikita niya, may mga maliliit. Yan mga ballpen na yan, hindi po pansulat yan. Yan po ay ginagawa nilang stroke para hititin ang usok niyan. Yan, hindi lang po natin pwedeng i-describe kung paano gamitin yan. Kasi bawal po. Basta yan, ipaalam namin yung mga drugs na yan ay bawal. First class, second class, third class, yung kulay dilaw, third class po yan. Yan po yung mga tutong kung tawagin sa lutuan. Yung mga first class, yan, mga transparent, malinaw po yan. At the second class, yan po yung medyo malabo. Okay, next. Adverse effect
contribute ng shop ng ating shabu. Yan. Malinaw po na ang epekto po niya, pinaliwanag ko na kanin sa inyo kanina na nagkakaroon ng hyper, no? Pag sinabing hyper, nagiging alert. Yan, walang kapaguran. Yan. Okay, ano ang pinaka long term niyan na epekto? Next. Next po. Yung, sumobra, balik ng konti. Yan, long term effect. Ayun, napakikita niya sa kulay blue. Paranoid. Ano ba yung paranoid? Yan po yung sakit sa utak. Visual hallucination o paranoia may lead to violence and aggressive behavior. Pag nasiraan ka na ng ulo, wala ka na maisip, nakaka-commit ka na ng krimen. Kaya marami dyan na mga drug addict na nang-hold up, nang rape, pumapatay. Yan po yung tinatawag na drug-related cases na nagagawa ng mga adik na yan. Kaya ganun na laman ang galit ng presidente sa mga drug addict na yan. Okay, next. Ito po yung sinasabi ko sa inyong buhay pa kayo ay inaagnas na ang inyong mga katawan. Tinan niyo po yung kanyang braso. Makikita niyo, nauuka na yan. Nagkakaroon ng mga dat-dat na pula. Kala nila allergy. Yan po yung singaw ng chemical substance na ginagamit nila pang araw-araw. Yan po ay epekto po sa mga long-term na gumagamit ng shabu. Yan po yung epekto ng shabu. Nababaliw sila. Iba rin po ang tama ng marijuana. Mamaya i-explain ko rin yan. Yan, pakiramdam nila may gumagapan na makati sa kanilang katawan. Yun po yung chemical na sumisingaw sa butas ng ating mga skin. Yan. Hanggang sa, ayan na, nabubulok na. Doon sa susunod na lecture natin, yung pang-third lecture ko, talagang makikita niyo yung epekto mismo na halos nabulok na ang paa. Ano pa? Next. Yung makita niyo yung mukha. Yun. Braso. Tinan yung mukha niya dyan. Nagkaroon na ng mga sugat-sugat sa mukha. Kulay dilaw na. Mabaho po yan, ha? Kaya pangkaraniwan po sa mga 10 years o 9 years na gumagamit ng shabu, naglo-long sleeve para hindi makita yung mga pag-aagnas ng kanilang katawan. Kaya nga sabi nga dyan, buhay ka pa, aagnas ka na. Dahil po sa bawal na gamot na yan. Yung chemical na yan. Okay, next. Yan, comparison po ng mukha. Tinan nyo sa screen. Makikita nyo, nung siya hindi pa gumagamit ng bawal na gamot, tinan nyo ang kinis ng mukha niya. Walang sugat. Nung siya gumamit na, ito tinan nyo, nagkakaroon ng bandage sa kanyang mukha at nagkakaroon ng mga butlig-butlig. Yan po, pag hindi na po gumagaling niya kasi tuloy-tuloy po yung pagkasira ng kanilang mga mukha. Okay, next. Yeah, comparison po ng mga mukha na yan. Tinan natin, August 19, ang ganda ng kanyang face. Pero tinan nyo ng later lang. Tinan nyo. Meron bang pagbabago? May pangkita naman, ano, bigla siyang tumanda. Sino pa? Sige, next. Yan si Joseph Harris. One ng mga action stars sa ibang bansa. Dahil sa vision nilang bawal na gamot, tinan nyo, 3 months later. Kasi araw-araw gumagamit siya. Walang pahinga. Tingnan niyo ang mukha niya. Lumisingaw na, nakakasugat-sugat na, nakaputok-putok ang kanyang balat sa mukha. Yan. Kasi inabuso nila masyado ang sarili nila. Ano pa?
Next, comparison. Yan, sinasabi nilang nawawala si Jennifer. Parang hindi mawawala si Jennifer. Kasi nung siya hindi pa gumagamit, napakaganda niya. 17 months. 1 year and 5 months na gumamit. Hindi na siya nakilala. Kasi ang laki ng pinagbago ng mukha niya. Kaya akala nila nawawala, pero nandyan lang pala. Yan, ganun yung itsura niya. Ano pang comparison? Next. Bilis, yan, tinan nyo. May iba, tinan nyo, may mga sugat-sugat na sa baba, malapit sa labi niya, sa cheekbone niya, yan, tinan nyo. Sugat-sugat na. At wala na siya, di na siya naliligo dyan. Next. Yan, tinan nyo. Mas malaki yung pagkakaiba nito. 5 years na siyang gumagamit. Tinan nyo na hindi pa siya gumagamit. 2005. Napakaganda ng kanyang mukha. Artistahin talaga. At 5 years later, tinan nyo, ang mukha na ni Incredible Hulk. Ibang-iba na yung mukha niya. Hindi na nagsusuklay, hindi na nag-aahit. Nakakasugat-sugat na yung mukha. Kaya mga bata, huwag niyong tularan niya mga yan. Iwasan natin ang bawal na gamot na yan para hindi kayo magkaganyan. Ang laki na itinatanda. Meron tayo yung sample mamaya katulad ng magaling na mga awit. Sige, next. Okay, tingnan niyo pagkakaiba, no? Ayun, sugat-sugat na yung mukha niya. Okay, next. Ayan, tingnan niyo, 10 years na gumagamit ng shabu. Noong una, hindi pa sila gumagamit. Tingnan niyo, ang gaganda ng mukha nila. Pero yan na, 10 years na. Tingnan niyo mga mukha. Nagmukha ng bungo. Buhay pa sila, mukha na silang bungo. Lumabas na yung itsura ng bungo nila. Natuyo na ang kanilang katawan, umayat ng gusto. Pero pag tinanong mo, sasabihin nila hindi sila gumagamit. Pero halatang halata na. Kala nyo may sakit na TV, no? Yan. Okay, ito po isang comparison natin. Next. Yan. Kilala ba nyo yung artista niyan? Sikat na mga awit ng 80s and 90s. Pero ito, alam ko, hindi nyo inabot mga kabataan natin. Pero naririnig niyo yung kanyang mga kinakanta. Si Whitney Houston, ang pinakamagaling na singer na babae, na artista. I-imagine niyo, 2009, Guinness World of Record. Ha? Nakasama siya sa mga pinakamagaling sa mga larangan ng pagkanta. Dahil sa sobrang karanyaan niya, kasikatan niya, natuto siyang mag-inom ng alak, manigarilyo, at gumamit ng bawal na gamot, eto na po ang kanyang itsura ngayon. Click. Yun. Sinensyo. Ibalik ulit natin sa una. Yan, tinanyo ko nang lang ang pagbabago, napakaganda. Tapos, eto na siya ngayon. Next, ayan, tingnan niyo mukha niya. Siya pa ba yan? Siya yan, na iba nga lang ang itsura niya kasi mukha na rin siyang bungo. At ito pa yung comparison ng face niya sa ngayon. Next. Ayun. Before and after. Ang laki po ba ng pagbabago, mga kabataan, mga nanay. Kaya sa droga, kahit anong ganda mo, sisirain ka. Pati itsura mo, pati kaluluwa mo, sisirain. Kasi considered devil ang bawal na gamot. Ayan. Ano nangyari sa kanya? Hindi na nakayanan ng tama. Ito po. Next. Ayun. Namatay siya noong February 11, 2012. Magsasampung taon na. Ha? Masakit mo namatay. Pag masakit lang, nalunod siya sa bathtub. Gaano kalaki ang bathtub niya para siya malunod. For your information, ang bathtub po maliit lang, mababaw lang. Pero po sa itsura niya, hindi natin kung siya stress na o na-depression na o na paranoid na, nalunod siya sa bathtub. Yan po ang lumabas po sa
cause of death. Kasi kung siya nag-suicide o nagpakamatay, wala siya makukuha sa insurance. Eh, pero yung ganyang cause of death, mas dunod, may makukuha siya. Okay, next. Yeah. Mga na-involve yan, mga artista yan. Next. Yan. Yeah, ito, tingnan nyo. Ang mga gaganda nila, mga award-winning actress. Pero mga na-involve sa droga. Mga marami ng pera yan, mga mayayaman na yan. Pero bakit na-involve pa rin? Wala silang kasiyahan. Next. Yeah, exclusive booking photo. Para mapasama ka dyan. Hulihan ka ng droga. Nagmamaneho ka. Yan. Next. Yan. Kasi kilalang-kilala doon yung ano, araw yan. Lindsay Lohan. Yan na naman nyo, blue eyes. Pero sira na yung mukha niya. Wala na yung ganda niya. Hindi na siya magandang babae ngayon. Yan, next. Yan, yan yung mga angel face nila. Mga na-involve sa droga, nahulihan ng cocaine. Nagta-transport siya. Umibiyahe siya, nasita sila. Nagda-drive siya, na under the influence. Tapos wala pang lisensya. Eh, nahuli siya. Okay, next. Yan. Number two problem natin sa buong Pilipinas, marijuana. Yan po yung itsura ng marijuana. Yan po yung tinatawag na itinatanim po yan, kaya nga natural yan, nature yan. Huh? Organic. Yan. Ang scientific name po niyan ay Cannabis sativa. Kanina, shabu, methamphetamine hydrochloride, marijuana, MJ, or Cannabis sativa. Yan ang scientific name. Yan po ay tinatanim, nakikita niya sa mga malalamig na lugar. Yan. Okay, next. Okay, yan ang term ng unang paggamit mo ng droga o ng marijuana, biglang nag-hallucination ka agad. Ang laki ng epekto niyan. Yan. Namumula ka agad ang mata. Nanunuyo ang lalamunan at labi. At pag nasa mid na yan, yan na. May tama na sila ng marijuana. Ginagawa po yan nila. Sinisigarilyo pero never na ibinuga ang puso. At sa long term po effect ng shabu, nakakaroon ay ng marijuana ay sakit ka agad sa utak. Psychiatric. Yan po, nakakaroon ng nagiging tulala. Sa marijuana po, nagiging tulala. Wala ka ng pakialam sa mundo. Naglalakad ka, wala ka ng kilala. Ang pagkakaiba naman sa shabu, nababaliw at naaagnas ang katawan mo. Next. Yan. Kung sakali man ang isang babae na nagdadalang tao na gumagamit ng bawal na kamot, nadideform po ang baby nila sa loob ng tiyan. Tinan nyo, yung kanilang kamay, paa. Hindi na sila natural ng normal na kamay at paa nila. Tingnan nyo. Yan po, naobserbahan po talaga yan. Na nagdadalang tao, yan ang lumabas ng mga anak. Ito po itsura ng buka nila. Next. Ayun. Yan yung itsura. Sasabihin ba yung anak nyo yan? Eh, hindi naman yung may tatanggi dahil sa inyo galing. Yan, kaya nagkaganyan, dahil sa illegal na droga na ginagamit ng isang ina, na kung saan tinan nyo patitingan, bumaba na, na-deform na, umasakit, buhay yan. Alis, pagkakakitaan pa ng mga magulang yan, pwedeng gamitin sa perya. No? Next. Yun.
Number three problem natin sa illegal drug, yung ecstasy. Simple lang po ang scientific name niya. Party drugs. Yan po yung ginagawag nila dyan, party drugs. Bakit party drugs? Yung mga nagko-concert, mga music band na halos walang kapaguran sa pagtugtog, pag-awit, at yung umaaten ng mga party para wala silang, hindi sila antukin sa party yan, umiinom niya ng ecstasy, nawawala sila sa sarili. Ha? Hanggang sa hindi nila namalayan, sila pala ay naguhubad na sa karamihan ng tao. Pag-gising niya sa umaga, hindi na niya alam kung ano ang kanyang pinaggagawa. Yan, party drugs yan. Maraming klase yan, ha, tinan niya. At ito lang huli, pinakita sa TV, nahulis po sa Taguig. Ha? Mga nakapak, nakaripak na party drugs na yan, na ecstasy. Okay, next. Ayan, nakikita niyo. Ayan, ang sisirain po niya yung ating atay, ating katawan, no? Kasi yan mga chemical substance na iba't iba. Apektado rin po yung utak natin yan, no? Okay, next. Ayan. Sa epekto, short term, yun, nagiging pabaya, relentless. Ayan. Hallucination din, ang tama yan. Okay, other drug of abuse. Yeah. Katulad ng sigarilyo, natural yan, yung mga tabako na hinahaluan ng chemical para sumarap ang sigarilyo. Alak, galing din po sa mga plant, alcohol na yan. At ito, katulad dito, yung mga inhaler o mga spray paint. Sige, next. Ayan, inhalant, yung nalalanghap nila. Volatile chemical substance contain psychoactive. Kumbaga sa pag nalanghap mo yung mga chemical na yan, unang dinadali ang ating utak. Produce state intoxication. Para tayong nalalasing. Hindi naman tayo uminom ng alak, pero para tayong lasing dahil sa singaw niya. Sample nga niya na yung glue. Adhesive cement, yung natawag na bulkasil o rugby, super glue o paintinil. Nakitang-kita po natin dyan yung mga nilalanghap natin, yung mga ini-spray, ang iba, gasoline, ano pa ang mga ginagamit nila. Ngayon, lately lang, ginagamit daw ngayon ay acetone. Sige, next. Ayan. Yung acetone. Ethyl acetate o acetone. Ayan, ginagamit. Nilalanghap din nila. Gasoline. Isa yan sa nilalanghap nila. Para lang sila yung masol. Ang ginagawa ng mga kabataan, pag yung mga rugby na sinisingot nila, tumigas na, hinahaluan nilang gasolina, amoy rugby pa rin. Imagine ninyo mga yan. At ang isa sa mga na-interview namin, bakit sila nag-rugby? Kasi pag sila yung nag-rugby, hindi sila na nakakaramdam ng gutom. Kailangan mo ano dyan yung dahilan nila. Kaya namamalimos. At yan po, marami din po mga kabataan na involved sa inhaler na yan, volatile substance. Next. Ayan, yung utak na naaapektuhan ng ating mga nilalanghap. Pag nagsyabu ka, utak pa rin ang dadalihin. Pag nagmariwana ka, utak pa rin ang dadalihin. Pag nag-inom ng alak, manigarilyo, puro utak ang bagsak niya. Kaya pala nagiging paranoid o nagiging hallucination. Ano magiging itsura nila pag sila yung matagal gumagamit? Ito po, next. Yan. Normal brain. Yung utak na normal, ayan, nakita nyo, napakaganda. Maayos na maayos. Pero ito yung affected brain. Nakita nyo ang difference, lumiit ang utak.
unti-unting nawawala yung utak natin, natutuyo dahil sa chemical substance ng mga illegal drugs na yan. Gusto ba niyo makaganyan ang utak ninyo, mga kabataan? Kaya nga sabi nila, utak ipis na daw yan. Ang sagot ng kabataan, at least kahit utak ipis, may utak pa rin. Ewan ko ba? Ayan, tinan nyo yan. Ano pa yung pinaka magandang halimbawa? Sige, next. Ayan, makikita nyo yung normal brain natin, marami pang kulay puti. Kasi yung ating utak, mga puti-puti yan, na yan ang nag-i-expand sa ating katawan, na connected sa ating mga ramdam natin. Pero yung drug user, tinan nyo, wala ng utak. Puro dugo na lang. Ayan, no? Namumuuna yan. Pag hindi ka tumigil, mawawala na yung mga brain, ano mo dyan, hanggang sa maging paranoid ka, hanggang sa magpakamatay ka na, o umakyat sa building at sumigaw ng Darna sa Raylunda. Patay. Yan po, dahil sakitin na ng utak. Next. Yan. What is alcohol? Isa rin po yan sa mga nami-epekto sa ating utak, yung alak na yan. Sabi nga, ang alak daw, pag uminom ka, ay bumabalik sa pagkabata. Kala nila, bumabata itsura. Hindi nila alam. Kaya bumabalik sa pagkabata, pag inuman sila, ang lakas nilang maglakad, ang bilis, makipuno. Pag nasobrahan ng pagkalasing, hindi na makalakad ng diretso, gumagapang na. Kaya bumalik sa pagkabata. At ito po itsura nila pag sa sobrang kalasingan na. Kasi dahil sa utak ang epekto niyan. Ayan, next. Ayun. Grabe. Ihian ng kalalakihan. Mukha ang isinausaw doon. Doon at doon sa ihian. Normal ba yan? At yung isa naman, may higaan naman, tumiwarik pa. Yung katawa doon natulog. Yung paang isinampi. Kaya mga ganyan, yan ang epekto ng alak. Kaya isa sa mga ipinag-ano natin na huwag tayong uminom ng alak, huwag tayong manigarilyo, kasi nakaka-addict po din yan ang alak at sigarilyo, nagkakaroon din ng addicted sa katawan ng isang tao. Next. Yan. Reason why people turn to drugs. Wait lang po. Nandiyan na si Pastor. Okay. Bago natin i-ano yan, mag-break muna tayo ng 5 minutes. O 2 minutes lang po para makainom kayo ng tubig o soft drinks. Okay, break po tayo sir ng 2 minutes lang po. Bago natin umpisaan itong reason why people turn to drugs. Okay po sir, salamat po sir. So para po sa ating mga naririto po sa nanonood at nakaabang dito sa ating symposium ng MADAC, so pwede po tayo mag-CR break or mag-water break po muna tayo kahit 2 minutes po. Thank you po. Thank you.
pa tayo sa minuto. Balik po tayo ngayon para tayo magsimula na after 1 minute. Pwede na tayo magsimula, sir? Apo, sir. Go ahead po ulit, sir. Okay. Ayan. Nakalagay po dyan ngayon. Balik tayo sa ating lecture. Reason why people turn to drugs. Medyo na-delay lang po si Pastor, kaya itutuloy ko na to. Okay. Ano ba ang mga dahilan bakit ang mga tao ay naliling sa bawal na gamot? Tingnan natin kung talagang tama itong nakalagay dito sa lecture natin. Unang-una po, malinaw po na nakalagay dyan. Next, problema sa pamilya. Yan, family problem. Totoo po yan kasi may na-interview po kami ng mga preso o mga detainee na kaya sila ay napunta dyan sa bawal na gamot dahil din sa problema nila sa pamilya. At dahil din sa problema sa pamilya, maraming mga bata ang napunta sa mga lansangan. Mas pinili pa nila ang mag-stay sa labas ng bahay kaysa loob. Kasi pag na sa loob ng bahay, wala silang naririnig kundi away ng mag-asawa. Sisigawan. Kaya mga nanay, kung kayo po may problema, kung kayo mag-aaway ng inyong mister, eh, huwag nating ipakita sa bata kasi ang mga bata, nababagot din yung mga yan, naiinis yan. Hindi nyo iniintindi, kaya pag may nagiinom, yan, mamaya pakikita ko ano ba yung mga dapat gawin. Yan, isa po yan sa mga palatandaan, family problem, totoo po yan. Diyan po kasama rin po dyan yung financial problem. Kung saan dahil walang trabaho, kaya nagkakagutom-gutom, samantalang ang mga bata pag lumabas, nakakakain sila sa kanilang mga kapitbahay. Okay, next. Pagkukulang ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Paano hindi magkukulang? Ayun, nakikita naman natin sa larawan o sa background picture natin, nagsusugal si nanay, si tatay. Gusto man lumapit ng bata, hindi siya makalapit. Bakit? Alam niya pag siya lumapit, pagagalitan siya, mumurahi siya, papaluin. Kahit ang bata may gustong sabihin. Ano gagawin ng bata? Lalabas ng bahay. Doon sasabihin sa kaibigan ng problema. At ang kaibigan naman, pag narinig ang problema, yayayain manigarilyo, mag-inom ng alak. Para malimutan ang problema. Kaya mga magulang, tanungin nyo sarili natin, meron ba tayong pagkukulang sa ating mga anak? Hindi sapat na bigyan natin ng financial o panggastos ang mga anak natin. O nga't may pera tayo. Hindi po pera lang ang hinahanap ng mga bata. Kailan huli nyo sinabi sa inyong mga anak na mahal nyo sila? At kayong mga anak naman, mga bata, kailan nyo sinabi sa mga magulang nyo na mahal nyo sila? Kung hindi nyo nasabi, pagkatapos ng seminar na to, pumunta kayo sa nanay nyo, kung kapiling naman yung nanay nyo yun, yapusin nyo, mag-kiss kayo sa nanay nyo. Para ipadama ninyo yung inyong pagmamahal sa magulang. At ang mga magulang, ipadama nyo sa anak ang inyong pagmamahal. Hindi puro sugal, hindi puro chismis, hindi puro kwentuhan, hindi puro inuman. Pagka kayo nasala dyan sa inuman, wala na kayong pakialam sa magulang, sa mga anak ninyo.
Yan. Okay? Tama po yan dahil pag-uulan ng magulang sa paggabay sa anak, maraming kabataan ang naliling sa mga bisyo hanggang sa mapunta sa bawal na gamot. Next. Yun. Maling pagpili ng barkada and curiosidad. Peer pressure and curiosity. Bakit peer pressure? Yung mga kaibigan, mga barkada ang magpe-pressure sa'yo na gumamit ka niyan, manigaredyo ka, mag-inom ka, tikman mo tong shabu, tikman mo tong marijuana. Halos lahat ng na-interview namin na mga gumagamit ng bawal na gamot, ang reason nila, kaya sila natutong gumamit ng bawal na gamot dahil sa kaibigan. Kaya mga nanay, tingnan ninyo mga kaibigan ng anak nyo. Yan, maling pagpili ng kaibigan, hindi sila inakay sa tama. Curiosidad o curiosity, yung mga naghahanap o nagtatanong, ano ba lasa ng sigarilyo? Ano ba ang lasa ng ala? Ano ba ang lasa ng illegal drugs na yan? At ano ang epekto nito? Yan ang kuryosidad. Totoo po yan. Naniniwala ako dito sa mali pagpili ng barkada. Kaya mga kabata, mga mag-aral, mga magulang, gabayan ninyo yung anak ninyo. Kung may mga kaibigan sila na dinadala sa bahay nyo para maglaro, kilalanin ninyo. Kilatisin ninyo kung ano bang klaseng bata itong kalaro. Pag napapasin nyo kung ang kalaro ng anak ninyo ay palamura, palasigaw, usapin nyo anak nyo na iwasan na yung batang yun. Kasi siguradong hindi magdudulot na maganda sa inyong mga anak. Kaya maging observant tayo. Mamaya, didiscuss ko sa inyo mga nanay yan. Okay, next. Pagkabagot at pagkabigo. Boredom, frustration. So, hindi lang sa pag-ibig, ha? May pagkabagot din sa bahay. Pagka ang mga magulang niya ay palayang away, panayang sigawan sa bahay, palamura mga magulang, nababagot din ang mga bata. Ang mga bata, napupunta kung saan-saan kasi wala siyang nakikita ang peace of mind sa loob ng bahay. Saan niya hanapin ang peace of mind? Sa labas, sa kanyang mga kaibigan. Yan, yung sa frustration naman, sa pag-aaral ang pinag-uusapan natin. Ang goal niya, mapabilang sa top 10 sa kanilang classmate, sa klase niya. E ano nangyayari? Hindi siya nag-aaral, hindi siya nagre-review. Umaasa lang sa matalinaw, nangongopya. Kaya nangyayari, napoprustrate siya, hindi niya nakukuha yung goal niya na maging top. Kasi tamad siya. Yan, isa yan. Yan ninyo, pag tinatanong ng teacher, ano gagawin? Kamot ulo lang. Yan, yan ang mga pagkabagot at pagkabigo. Ang mga teacher naman din natin, huwag naman natin sisigawan ng mga bata. Kasi kahit paano, paghalita natin yan sa harap ng mga klase nila, napapahiya din yan, nababagot din yan. Kasi tayong mga teacher ang dapat isa sa mga gumagabay sa mga mag-aaral. Aside from education, kasi ang mga magulang sa loob ng bahay, hindi nila maturuan ang mga anak nila, inaasa sa mga teacher ang behavior sa kanilang mga anak. Eh kaya mga nanay, ang sagot po ng mga teacher, more on educational po sa pininuman. Yan ang kayamanan ninyo sa inyong pagkatao, yung pinag-aralan. At yan ay utang na loob natin sa mga teacher natin. Kaya pag may time kayo, anin yung mga teacher nyo? Babiin ninyo sila, huwag natin i-ignore na sila. Basta sila ang laki ng utang na loob natin sa mga guro. Tulad namin dito, hindi kami makararating sa kalalagayan namin ngayon o hindi dahil sa mga teacher. Magandang umaga sa lahat ng guro, lalo-lalo na sa mga punong guro. Next.
Mahinang personalidad, inanais tumakas sa realidad. Yan. Escape from reality. Instead na ang problema ay pinag-aaralan, ano ginagawa? Dinadaan nila sa painom-inom ng ala, paninigarilyo. Pag may bisyong na illegal na droga, gagamit ng illegal na droga para lang malimutan niya mga problema. Hindi niya alam, siya mismo gumagawa ng problema. Pag siya under the influence ng drugs, gumagawa na siya ng krimen. Pagbalik niya sa normal na isipan, magugulat na lang siya pag sinahuli ng polis, nakakulong. Magugulat na lang siya bakit sugat-sugat ang katawan niya, na-aksidente siya dahil sa pagmamaneho, bumangga. Nasa hospital siya. Yeah. Kaya instead na ang problema ay masolve, lalong nadadagdagan dahil sa mga bisyong niya. Kaya ang problema, pinag-aaralan ang solusyon, hindi tinatalikuran. Okay? Next. Common sign of drug abuse, palatandaan na sila ay mga abuser. Katulad na yan, wearing long sleeve. Para itago yung mga inject mark o para itago yung mga sugat-sugat sa kanilang mga balat. Pero sa mukha ba, maitatago? Sa panahon ngayon, maitatago kasi lahat ay naka face mask and face shield. Yan. Kaya nga, naka long sleeve na, naka face mask at face shield, hindi na halata na sila ay sugat-sugat at sila ay mukhang bungok. Pag tinanggal ang face mask, saka makikita nyo itsura, sugat-sugat pa na. Yan, isang palatandaan niya, ha? Tapos, itsura nila, hindi naliligo. Yan, next. Yun. Isang palatandaan, kung ang mga nasa bahay ay gumagamit ng bawal na gamot. Pag madalas may nawawalang gamit sa bahay nyo, nawala relo, nawala sinseng, nawala kwintas, nawala ng pera, ninanakaw ng mga drug addict yan para maisuporta sa kanilang bisyo. Kaya nga sinasabi ko, ang mga drug addict, napakalinis sa bahay. Totoo ba yun, mga bata? Nanay? Kaya mga nanay na nawawala ng pera, mga alahas, ginto, mga ano-ano man, hikaw ninyo dyan. Pag nangyayari sa loob ng bahay nyo, either may bisyo ang anak nyo na nagdodroga, nagiinom o nagsusugal. Bakit sinabing malinis? Kasi tinan nyo, masinok, lahat ng maliliit, kinukuha. Pag wala na yung maliliit na yan, yun naman malalaki, laptop, cellphone, tablet, ayan ha, mga speaker, yan, na nakawin niya sa bahay. Pag wala na yung mga yan, susubukan naman yung mga TV, electric fan, karaoke, yan, nanakawin yan, kaya ipapalit ng shabu. Kasunod, frigidaire, ano-ano man, kalan. Bandang huli, makikita niyo yung bahay niyo, wow, ang linis ng bahay ko. Bakit? Ninakaw ng kapatid mo. Ginawang binenta lahat. Kaya malinis na bahay, wala nang gamit. Pag yan ay pinabayaan ninyo na magnakaw yan, pag wala nang makuha sa loob ng bahay, lilipat sa kapitbahay yan. Ganun din ang gagawin niya, sasalisi. Yan ang isang palatandaan. Pag may nawawalang gamit, may mga anak kayo na may bisyo. Sana hindi droga ang bisyo. Baka nagsusugal, nagiinom ng alak, naninigarilyo, pero papunta na rin yan doon. Hanggang sa matuto silang mang-hold up. Ang i-snatch. Hanggang sa pumatay sila. Doon babagsak yan. Sige, next. Change in mood. Kailan niya yung kanyang itsura, nababago. Hindi na normal ang kanyang itsura. Ang buhok niya, mahaba, may pahikaw-hikaw pa, painom-inom ng alak, naninigarilyo. Yan ba makikita niyo na
normal na tao ba yung mga ganyan? Mga depressed na yan? Eh, tingnan niyo ma-age, eh. Kilalanin niyo itsura. Pag nakita niyo hindi normal, iwasan na ninyo yung mga ganyan tao. Wala, idudulot na maayos yan. Ano pa? Next. Yung pang-araniwan, ang nagsasama-sama ay mga drug abuser. Tingnan niyo, long hair. Kaya nga sabi nila, kapag ang isang barkada ay nahaluan ng isang addict, nagiging addict lahat. Parang ano daw yan, yung kamatis na bulok, pag sinama mo sa mga matinong kamatis sa kaing, pag nasamahan ng bulok, lahat ay mabubulok. Kaya mga bata, tingnan nyo yung kaibigan nyo, pag nabalitaan nyo, yan ay addict, nagiinom, naninigarilyo, iwasan na ninyong ganyang kaibigan. Ha? Kung gusto, piliin yung kaibigan yung makatutulong sa inyo sa pag-aaral. Na pag nagsama-sama kayo, puro question and answer doon sa inyong subject. Malaking tulong yan sa inyong pag-aaral. Sa review. Ako, dati ganyan ang ginagawa ko pag nagre-review ko. Papalitan kami ng kaklase ko ng tanong, sasagutin mo. Tapos magtatanong kasi naman ang sasagot. At least na-challenge ka. Yeah, next. Yung change from normal capability sa trabaho o sa paaralan. Ito, nasa taas. Nakikita ninyo, may araw. Kung nakikita ninyo yung araw, isang bata na tinanong ng teacher, hindi siya makasagot. Kasi tamad na siya mag-aral dahil sa bisyo niya, sigarilyo, alak, at illegal na droga. Sa trabaho naman, tingnan ito sa baba. Tinatanong ng kanyang boss, ano ginagawa? Kakabot-kabot sa ulo. Hindi alam ko anong mga isasagot. Bandang uli, eto sila ngayon. Next. Ayun. Nabakante na yung upuan. Hindi na nag-aaral. Hindi na pumapasok. Wala nang interest. Diyan pumapasok yung out of school youth. No? Yan ang hinahanap ng mga teacher ngayon. Program nila yan. Hanapin to find out mga out of school youth. Pero dito sa trabaho, tinan nyo, hindi na rin pumasok. Wala na. Ano ginawa? Sinishanti na, tinanggal na. No? Dismiss siya sa kanyang trabaho. Para hindi kayo matulad dyan, iwasan ang mga bagay-bagay tulad ng alak, sigarilyo, at illegal na droga niya. Okay? Next. Tinan nyo itsura niya. Yan. Wearing sunglass during night time. Gabi, naka-sunglass, itinatago yung kanilang matang namumula. Hindi nagpapagupit. Naka-long sleeve, naninigarilyo. Naka-forma, pero ang baho niya. Ha? Ngayon, pag naglakad sa karsada yan, tinan niyo itsura niya. Next. Ayun. Naglalakad siya, sumisingaw ang kilikili. Yung madaanan niya, nagtatakip ng ilong. At yung magpuputo, hindi na puto o taho ang tindan niya, sinisigonan niya, baho. Ha? Sabi niya, baho, kasi naaamoy niya. Di ba tayo mga mamamayan, pag dapadaan tayo sa isang lugar na mabaho, timano, naaamoy natin, sasabihin natin, napakabaho naman sa lugar na to. Ganyan ang attitude ng mga, ano, eh, katulad niya, namamalengke, dumaan siya. Ayan na, nangangamoy. Yan, yung mga poor physical appearance. Kaya madaling i-identify ang mga drug addict na yan. Ha? Tingnan nyo, hindi naliligo yan, hindi nagpapagupit. Wala na silang time para mag-ayos ng katawan. Basta sila, gumagamit ng bawal na gamot, wala na silang pakialam sa lahat. Next. Ito po, para sa mga magulang na mga nakikinig ngayon o ka-join natin sa online seminar. Meron po ba tayo nakikinig na mga magulang? Ano ang nararapat gawin nating mga magulang para makaiwas ang ating anak sa droga? Yan ang po katanungan na yan. Yan ang sinasabi ko kanina, sasagutin natin yan isa-isa. Una po, ang kasagutan ay next.
establish and maintain good communication with your children. Establish natin ang magandang komunikasyon, i-maintain natin. Ang pag-uusap natin, sabi nga nila, family bonding. Mga nanay, bigyan natin sila ng tamang panahon. Pakipindot po ng isa. Yun. Talk, ask, and show. Tatlo po nakasulat. Nakausapin natin. Then, question. Magtanong tayo. Yan. Kailangan ang sagot ng anak natin, oo o hindi, o yes or no. Huwag niyong tanungin na ang sagot ay napakahaba. Kasi magbababagot yan. Tayo mismo mag-ask questions sa ating mga kabataan. Ha? Yan. Ngayon, kung may mga tanong kayo na medyo magandang sagot, gawin nyo, alam nyo. Kasi minsan ang mga bata, kahit alam nilang mali, ginagawa pa rin. Show your children that your values their to input. Ipakita natin sa ating na mga anak na meron silang halaga. Yung kanilang ginagawa, bigyan natin ng halaga o pansin. Kahit napakaliit na bagay na ginawa, nakita natin, anak, ano ginawa mo sa maghapon? Nagwalis po. I-appreciate ninyo. Purihin ninyo. Kahit sa salita, ang galing naman ng anak ko. Kasi yan ang hinahanap ng mga bata. Yung pagkalinga at pag-intindi sa kanila. Bigyan natin ng tamang komunikasyon ninyo. Magbanding kayo. Kung halimbawa, wala kayong para sa banding. Meron naman kayong bakanting lote sa tabi ng bahay nyo. Ilabas nyo yung bangkot lamesa. Bumili kayo ng tinapay, soft drinks. Magkain ang kayo sa kasama dun sa labas. O di kain sa labas na yun, sa labas ng bahay nga lang. Pero may bahay, o di na mababayaran yung banding na yun. Okay, at doon kayong magkawakwentuhan. Lahat na, kahit na magyabang ang anak nyo, i-appreciate nyo. Pag may na may pinakita ang kanyang ginawa, i-congratulate nyo. Kasi yan ang mag-develop ang bata na meron silang dapat ipagmalaki sa magulang. Okay, next. Ayun. Be ready and listen. Ano yung be ready? Kailangan pag nakipag-usap kayo sa inyong anak, ay nakahanda kayo. Ay, hindi yung basta question, kwentuhan lang. Ha? Ipakisabihin ninyo, pag sila uminom ng alak, pag kayo sila na nanigarilyo, ano maidudulot sa kanila? Ha? Ano na-experiment ninyo sa alcohol, drugs, or cigarette? Ipakita nyo, sabihin nyo. Kung hindi man kayo naninigarilyo o nagiinom, siguro naman may kukwento ninyo na ay mismo ay nabablangko. Kaya paghandaan ninyo. Listen. Kaya pakinggan ninyo yung inyong mga anak, lalo na yung mga nasa teenager pa, yung mga ganyan. Ha? Non-judgmental. Repeat, then make clear and you understand. Don't preach. Ayan, katulad niya. May sinabi anak ninyo, gantong dapat, ano, i-appreciate you, tanggapin ninyo yung sinabi niya. Pakinggan ninyo, huwag niyong ibling. Huwag niyong kontrahin. Ha? Pag nagyabang ang anak niyo, kunin niyo, tanggapin niyo yung sinasabi niya. Pakinggan niyo. Huwag niyong haharangin. Huwag niyong kontrahin. Basta ipakita niyo, purihin niyo, ang galing naman ng anak ko. Kahit hindi inuutusan, nagagawa niya. Kalimutan, huwag natin kalimutan na turuan ng anak natin kasi naoobserbahan natin ngayon. Maraming mga nanay na batang-bata pa, mga nakikipag-live-in, pero pag pinagsain mo, ano isasagot sa'yo? Hindi po ako marunong magsain. Simpleng-simple. Hindi niya alam magsain. Maghugas ka ng plato. Hindi po ako marunong. Mag-blancha ka. Hindi po ako marunong.
maglaba ka, hindi po ako marunong. Turuan natin ang mga bata na matuto dyan, kahit bata pa, may responsibilidad na sa bahay. Pero hindi nangyayari, bakit? Pinapabayaan ng mga magulang. Paano yung mga magulang na pare-parehong may trabaho, nawawalang nanantay? Uuwi ng bahay, tulog ang anak. Aalis ng bahay, tulog ang anak. Pero sa siguro naman, may mga time na mga day off, i-expend niyo yung oras na yun sa inyong mga anak, kausapin niyo. Eh ngayon, bawal namang igala ang mga bata, kaya nakatipid kayo sa mga mall na yan. No? Nakatipid kayo kasi hindi pa sila pwede. Pero pagkatapos ng COVID na yan, pagkatapos ng pandemic na yan, sigurado tayo na dadami na naman ang mga tao sa loob ng mall. Pero mag-ingat pa rin, ano? Okay, next. Get involved in your children. Ano ibig sabihin niyan? I-involve natin ang ating mga anak sa ating buhay. Bigyan natin ng oras and spend time doing something the children want to every day. Mahirap ba itong ibigay na to, yung spend time? Magbigay tayo ng oras sa ating mga anak. Hindi wala tayong time sa kanila. Diba? O yan. Hindi namang alam ng mga bata yung mga yan. Tayong mga magulang ang dapat pagkakitaan. Binigyan natin sila ng time sa bonding ninyo. May mga ano kay playground kayo, maglaro kayo. Huwag mo na nyo ipasyal at bawal sa area ninyo. Suportahan natin ang ating mga anak sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Huwag nating i-ignore yung kanilang pagmamayabang o pagmamagaling na, nay, ginawa ko po ito, habang nagpapahinga ako, nag-drawing ako, i-appreciate natin at bigyan natin ang tinatawag na, ang baga sana, na, ano tawag doon, hindi naman price or reward, ayan. Purihin ninyo, ganun. Hindi naman, ay, galing-galing naman ang anak ko. Malayo mararating mo. Makita natin sa kanya na very important yung kanyang ginawa. Help. Dali naman itong salitang help. Tulungan natin ang ating mga anak na mag-manage how to solve the problem. Tulungan natin mag-solve ng problema. Kung meron silang maling ginawa, ano dapat nilang gawin para itama? Kasi dami kasabihan ba? Diba may kasabihan tayo na ang mali pag ginawa sa harap ng bata ay nagiging tama. Kahit alam natin mali, ginawa natin, akala ng bata, tama. Hindi natin ikinukurek na, ay, anak, huwag niyong gagawin ito ha, mali ito. Ayan. Dapat ipakita natin sa mga bata na tinutulungan natin sila para sa kanilang mga gawain. Yeah, supportahan natin, bigyan natin ng oras at tulungan natin sila. Okay, next. Yeah, be a positive role model. Sino pa ba magiging role model ng mga bata? Natural ang mga nanay at tatay. Magkaka sinasample ko sa mga lecture ko sa school noon na maging role model. Tinatanong ko, paano ko ang mismong nanay, tatay ang gumagamit ng bawal na gamot? Ano ang maituturo nila sa kanilang anak? Ang nanay at tatay nagsusugal, nagiinom ng alak. Yan. Paano magiging role model? Gagayahin ko yung anak niya. Di ba may mga laro ang mga bata ngayon? Mga tatlo, apat na taon. Sabi niya, tagay-tagay. Akala mo, nagiinom, pero tubig lang. Bakit? Nakikita nila na ginagawa ng mga magulang, ginagaya nila kasi alam nila, tama kayo. Role model. Kaya be a positive role model. Magpakita kayo ng magandang halimbawa
sa inyong mga anak, ha? Sa pag-solve ng problema, i-demo nyo, paano nyo isosolve isang problema. You know, manage stress without using alcohol or drug. Pagka may problema, ipakita nyo na hindi pwedeng gamitin yung alak pag-solve. Kung anak ninyo nabigo sa pag-ibig, bigyan nyo na naturuan nyo, kumain ka na kumain, anak. Kalimutan mo yung ano yan, marami pa yan. Pero para ipag-ituro na daanin sa anak o droga. Maging magbigay kayo ng example sa inyong mga anak sa katulad para maganda ang kanilang ugali. Hindi yung irresponsable sila. Ipakita niya yan. O yung hindi pwedeng manood sa ano, no? Bagay sa computer natin. Sa laptop. Basta nga internet siya. Nakakapanood ka na ng mga... Pero pag nanood naman, i-supervise ninyo kasi baka mamaya akala ninyo ang ganda ng pinapanood, ang pindot yung pala, bold. Maging attentive kayo sa inyong mga anak pag naglalaro ng computer, yung ano ba yung tawag doon? Yung may legit na yan. Remember, just set example to avoid contradiction between your word and your action. Pakita ninyo, mag-example kayo ng inyong mga anak. Iwasan niyo ipakita yung pagkontra sa mga ginagawa, sa mga maling salita, action, use alcohol, in moderate, huwag natin ipakita na ganun. Don't smoke cigarette. Never use drug. Ipakita niyo. Kaya nga sinample ko kanina, paano kang nanay at tatay pareho nagiinom, nagsusugal, nagdodroga. Ano maituturo ng magulang sa kanilang mga anak? Kayo na makakasagot niyan. Sana walang magulang na ganyan. Okay? At huwag nating ipaubaya sa mga guro ang lahat na ikabubuti ng inyong anak. Sila po ay for education only. Lahat po ng sa moral, sa behavior, sa attitude, sa bahay po nagmumula. Kaya kung ano ang galaw ng bata sa bahay, dinadala sa paaralan kasi alam nila ito ay tama. Okay, sige, next. Help your child choose friend wisely. Yeah. Diba, sample natin kanina dun sa reason why people turn to drugs, yung maling pagpili ng barkada o kaibigan. Tulungan nyo ang inyong anak. Sa panahon ngayon kasi bawal tayong tumanggap ng bisita. Pero yung mga anak ninyo na mayroong kaibigan sa labas, kasi hindi naman sila pumapasok, doon halimbawa sa loob ng area nyo, naglalaro anak ninyo, huwag naman nyo iburo sa bahay. Huwag nyo pabayaan maghapon sa computer, maghapon sa laptop, sa cellphone. Paglaruin nyo sa labas ng bahay nyo. Kasi may mga bata rin ganyan na naghahanap din ng laro. Kaya pag ang anak ninyo ay nagsama ng kaibigan sa bahay nyo, patuloyin nyo sa bahay nyo, either sa garahe o sa vacant area ng inyong bahay, kakainin nyo, pagmeriendahin nyo. Tapos pilatisin ninyo yung kaibigan. Kung ang kaibigan niya ay palamura, palasigaw, palaaway, sabihin nyo sa anak ninyo na huwag gagayahin, iwasan ang ganung mga klase ng mga kalaro. Choose friends wisely. Yeah. Demonstrate way to solve the problem kung ano man yan. Okay, yeah, kanina binang-inulit lang ito, no? Okay. Yeah. Turo natin o gabayan natin ng ating anak. Huwag nating kontrahin, ha? Pagka may kaibigan na damating, i-welcome ninyo sa bahay nyo kung meron kayong tanggapan doon. Eh, kung bawal nga magpapasok basta-basta, ispray nyo ng alcohol, papasukin. Doon sa garahe, kung wala, doon sa gilid ng bahay, makwentuhan. At i-observe ninyo, baka mamaya ang pinag-uusapan na pala ay bad. I-correct ninyo. Okay? Next.
Okay. Talk to your children about drugs. Ito na yung binabanggit natin kanina. Paano natin i-explain sa ating anak kung paano iwasan ang droga? Paano natin kukontrahin? Lalabanan yan. Kung kayo mismo magulang, isa sa mga biktima, ano ituturo nyo sa anak nyo? Sinasample ko, halimbawa, nakita nyo anak nyo gumagamit ng marijuana, iko-correct nyo. Eh, drug addict din ng nanay at tatay, ano iko-correct? Sasample lang yan. Anak mo kang gumamit ng marijuana, mahina yan. Shabu ang gamitin mo. Yan ba ituturo ng magulang? Pero alam ko naman ang mga magulang natin na walang bisyo, eh, sigurado nga maganda ang magiging resulta ng kanilang mga anak. Pero malinaw dito, talk to your children about drugs. Ipaliwanag nyo. Kaya malaking bagay na may dumalo sa ating online seminar na to ng mga magulang. Kasi yung mga teacher natin, mga magulang din yan. May mga pamilya din yan, may anak yan. Yung mga teacher natin. At least maishare nila sa kanilang anak. Bakit dapat iwasan ng ala? Bakit dapat iwasan ng sigarilyo? Bakit dapat iwasan ng mga kaibigan na hindi maganda ugali? I-explain nyo ng maayos. Hindi totally sisigawan nyo. Tayuan mo yung batang yan, mali. Ipakita nyo yung tamang pagrespeto. Paliliwanag nyo bakit nyo iwasan yan. Eh, i-educate nyo maigi ang inyong anak sa lahat. Ano ang dulot ng sigarilyo? Ano ang dulot ng alkohol? Lalo na yung bawal na gamot. Walang ibang gagabay sa inyong mga anak, kundi kayong mga magula. Huwag ninyong ipagkatiwala ang magandang asal, ang behavior o attitude sa eskwelahan. No, ulit ko, more on education po ang ating mga anak sa paaralan. Kaya kung sa bahay, attentive sila sa mga good moral, sa mga behavior nila, dadaling nila sa loob ng paaralan niya kasi disiplinado sila. Ang mga magulang, disiplinaryan niya sa kanilang mga anak, dadaling sa eskwelahan niya. Kaya ang mga bata, pagdating sa bahay, pagdating sa paaralan, iisa ang galaw. Bruskong-brusko kasi nakikita sa magulang. Okay? I-educate natin ba importante ang mga anak natin, ano ang idudulot o ano ang magiging resulta kapag sila ay nag-take ng mga bagay na yan. Next. Develop love for people. Yan, huwag na tayo lumayo sa lupa lang ng bahay. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mga bata, nasabi na ba ninyo o kailan nyo huling sinabi sa inyong mga anak o sa inyong mga magulang, yung word na mahal ko po kayo, nai, I love you, nai, hug and kiss sa inyong mga nanay. At ang nanay nyo, kahit sobrang pagod at sinalubong nyo ng ganyan, napakadaling humingi ng pangmerienda sa nanay. Walang magulang na nakatiis sa kanyang anak sa gutom. Ha? Gagawa't gagawa ng paraan niya para mapakain kayo. At kayo naman mga nanay, kailan nyo huling sinabi sa anak nyo na mahal nyo sila? Hindi lang po sa action ipinakikita. Kailangan may salita. Parang mag-ano yan eh, nagliligaw ka. Kailangan magtapat ka. Hindi puro paramdam. Yan ang sinasabi natin. Hindi kailangan puro paramdam sa mga anak. Sabihin nyo kung gano'n nyo siya kamahal. At ipadama ninyo ang pagmamahal nyo sa inyong magulang at sa inyong mga anak. Yan po. Madi-develop po yan. Kaya nasa Biblia din po yan, di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. At ang mabigat pa, yung mahalin mo yung kaaway. Napakahirap. Pero yun ang ibig sabihin, matuto kang magpatawad. Kapag ikaw ay hindi nagpatawad, wala kang kapatawaran din sa ating ama. Okay, next.
Be mentally alert. Ayan. Kailangan maging listo ang inyong mga anak. Mabilis sa decision making. I-command ninyo ang dapat gawin. Hindi yung idaw ka lang dyan, wala kang pakialam sa anak mo. Train your mind to function at your command. Sabi nga, iba ang sinasabi sa ginagawa. When confronting with situation, evaluate the available fact before giving your judgment. Yeah, pakita natin sa mga anak natin kung paano mag-solve ng problema, kung paano mga solusyon na pag-aaralan yung sitwasyon, i-evaluate bago tayo mag-hatol o magbigay ng desisyon sa isang problema. Be mentally alert. Next. Develop inner strength. Start doing that you have been done, even your dislike them. Train yourself to do such duties regularly. Yeah. Pakita natin, ipamukha natin sa ating mga anak kung ano ang dapat nating mga duties and responsibilities sa ating pamamahay, pamumuhay. Will develop maturity, not only the life that you must do. Yeah, malino na malino, develop. Ipakita natin kung paano gagawin natin. Kaya dito, napakalaki nga responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kita nyo, di ba si Dr. Cerizal, sino ang unang guru niya? Yung kanyang ina. At napakagaling nga, excellent lagi siya sa eskwela. Eh, nung panahon naman ni Dr. Jose Rizal, wala pa yung mga computer na yan, wala pa yung mga laptop na yan, wala pa yung tablet na yan, o cellphone na yan. Iba na ang kabataan ngayon. 1 to 2 years old, alam na kung paano mag-operate ng cellphone. Tatalunin pa ang mga magulang. No? Kasi ang mga magulang, late na nang matuto dyan sa mga cellphone na yan. Eh, pag talagang pag-aaralan natin ng cellphone, computer, ay marami pala sikreto pa yan. Ha? Yeah, pero wag ka, ginagamit natin. And number one ang Pilipinas sa cellphone. Ultimong basurero, magbubuti. Alam nila kung paano gumamit ng cellphone. Eh, ngayon nga bata ka, 2 years old, alam na lang paano gawin, paano manood ng mga TikTok. Yung mga TikTok na yan, obserbahan yung mga anak nyo. Okay lang manood ng TikTok kung nasa tamang panonood. Baka mamaya, nagtitiktok ang pinanonood, nakabikini. Ha? Nakabikini yung sumasayaw. Eh, paalis nyo yan. Lalo ngayon, ang dami mga pumapasok sa internet na hindi kainang pagtingnan, malaswa. Kaya i-monitor ninyo ang paggamit sa mga ganyan. I-develop natin ang anak natin sa tama. Okay? Next. What the youth can do preventing drug abuse? Develop a sense of value. Okay, know the practice, principle, and moral. That's important to you. Kasi nabing moral value sa mga salita ng Diyos. Value formation. Yung mga word of God. Baka mamaya, tayo mismo magulang ay hindi marunong magbukas ng Bible. Napakahalaga na may Bible sa bahay kapag binabasa. Ha? Pamukha natin kung paano gamitin at pag-aralan ang mga Word of God. Yan. Pag sinabing moral, dyan na kasi. Nandyan lahat ang sa Bible ang tamang asal at tamang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ha? Practicing natin ang ating mga anak na ugaliin magbasa ng Biblia. At kapag yan ay ginagawa ninyo sa inyong mga anak,
lalaking matino at maayos ang inyong anak dahil sa salita ng Diyos. Amen. Okay, next. Okay, do your work well. Okay, intensively, passionately, interested, watch your duty, will be fine, diligent, follow. Katulad nyo, pag sinabing work well, kailangan ang mahusay o matinong mga gawain. Maging masunurin tayo. Kasi ang isang bagay, pag kayo hindi interesado sa ginagawa natin, wala tayong madudulot na maganda. Magkaroon tayo ng goal sa ating mga anak. Kahit maliit na goal, importante may target na sumunod tayo, gawan natin ang paraan para makumit natin, ma-accomplish natin ang ating small goal. Saan ba magsisimula ang malalaki? Di ba? Sa maliit. Kaya i-train natin na gumawa ng maayos ang ating mga anak. Magkaroon siya ng passionate interest. Kahit anong mga duties o mga obligasyon na dapat gawin. Yung gawain bahay, napakahalaga na matutunan ng ating mga anak. Para mga anak naman ninyo, pag nagkaroon na ng sariling pamilya, alam nila kung paano ang dapat gawin. Kasi maraming kabataan may magwalis sa loob ng bahay ay hindi marunong. Lalo pa kung magluluto yan. Dahil na rin sa kakulangan ng pag-intindi at kalinga ng kanilang mga magulang sa anak. Kaya wag nating tanungin bakit ang nagiging ang kabataan ng pag-asa ng bayan, bakit napapalitan yan? Nagiging sakit ng ulo ng bayan. Ha? Dahil sa kapabayaan ng ating mga magulang at dahil na rin sa pagkukulang sa mga salita ng Diyos. Next. Be observant. Ito sinasabi ko. Napakahalaga i-observe natin ng ating mga anak. Tama ba yung ginagawa nila? Ano ba magiging resulta nila? At least sinasabi natin, anak, huwag natin gawin to kasi sama. Anak, huwag natin ituloy yung ganito kasi hindi magdudulot na maganda. Pabayaan natin gumalawang anak natin, obserbahan natin. Kaya nga pag kami mga laptop yan, nasa inharap ng computer, sa harap ng laptop na yan, tablet na yan, o cellphone, i-observe ninyo kung ano yung pinapanood nila. At tandaan ninyo, isang pindot lang nababago yung napapanood. Kaya dapat alam natin. Kasi hindi naman natin masisisi ang laman ng napapanood sa internet. Kasi mayroon mga malalaswa. Minsan kinu-question nyo nga, bakit ito yung nakalulusot? Pag na-i-upload na yan, wala na tayong magagawa. Ang makabubura lang ngayon ang nag-upload. Kaya mag-upload tayo ng maganda para may resulta. O kaya mag-upload ng hindi maganda. Kunti pa nga yung away ng mga bata, ina-upload nila. May mga nakawan, may mga away sa umuna ng video, ina-upload. Yan ang iwasan natin na mapanood ng mga anak natin, baka gayahin. Must be observant sa lahat ng galaw ng ating mga anak. At ang mga anak, mag-observe na rin kayo sa galaw ng inyong anak. Next. Don't set up achieve big things immediately. Okay. Establish a series of small goal. Ito yung binanggit ko nga kanina. Turuan natin na magkaroon ng kahit maliit na goal ang inyong anak. Kung paano niya gagawin yan. Ano magiging resulta? Attack immediately. Achieve big task immediately. Purihin nyo kaagad yan. Sabi nga, di ba nasa Bible nga, purihin natin ang Panginoon sa kanyang magandang ginawa. Awitan natin ang papuri ang ating Panginoon. Ganyan din ang gawin natin sa mga anak natin.
kaya natin silang gumawa ng tama. At pag mayroon silang goal na sa kanilang ginagawa, i-appreciate natin at bigyan natin ng reward. Ay, ang galing naman ng anak ko. Sige, ibibili kita ng ice cream. Pag naginawa niya yan, lalo mag-iisip yan ng mga magagandang sample o gawain na magbubunga ng maganda. Lahat yan ay nagmumula sa magulang. Okay? Next, mga magulang, ngayon, responsibilidad ninyo. Have a positive outlook on life. Yan, pag sinabi positive, always think positive. Kahit kayo may ginagawa, turuan natin ng anak natin na gumawa ng magagandang solusyon sa mga problema. Kailangan meron kayong tama, sense of humor. Kasabihin nga nila, common sense naman, anak. Gamitin mo muna ng maigi utak mo bago ka mag-desisyon. Hindi decide ka ng decide. Yun, ipakita natin. Always think positive sa ating mga anak. At walang ibang gagawa niya kundi kayong mga nanay. Turuan natin sila. Okay? Next. Learn to adjust to chance. Nothing is statistic. Everything is always changing. Learn to accept what alternative your situation. Yeah. Halimbawa, may isang bagay na nangyari sa inyong mga sa bahay niya, may naganap na hindi maganda. Pagturuan ninyong mag-adjust ang inyong anak. Ano ba ang dapat gawin dyan? Pagtanggap ng kamalian, yan ang importante. Kasi ang mga bata, alam nila, tama yung ginagawa nila. Ngayon, nagkamali sila, sino ba magtuturo para i-learn nila yung kanilang pagkakamali o paano nila i-correct yung maling nilang ginawa at paano nila tatanggapin ang resulta ng kanilang pagkakamali. Yan. I-explain ninyo kung ano ang nagiging sitwasyon. Hindi yung wala kayong pakialam. Pagagalitan nyo, may ginawang mali anak nyo, pagagalitan nyo, sisigawan nyo, papaluin nyo. Kasi may mga magulang, nasaktang na yung anak, pinapalo pa, minumura pa, at paglalakasan pa yung salitang hindi mainam. Kaya mga bata, matampuhin yan. O sabihan mo lang sila ng hindi magandang word, nagtatampo na yan. Pag kayo po ay namalo ng inyong anak, explain bakit nyo sila pinalo. Ha? Siyempre, pag pinalo nyo, iiyak yan. Pinagalitan nyo, iiyak yan. After na umiyak, kausapin nyo anak nyo, please try to explain kung bakit nyo ginawa sa kanila yun. At yung pag ginawa ninyo, maunawaan ang bata at makapag-a-adjust na sila. Na ay mali pala yun, ito pala yung tama. Next time, hindi na nila uulitin kasi naturoan na ninyo. Pero pag pinalo ninyo anak nyo na wala kayong ini-explain, kinalimutan nyo, nakatanim sa puso ng bata yun na ang inyong nanay nila ay masama, nananakit. Kasi walang explanation. Kaya ang mga bata hindi makapag-adjust. Okay? Next. Yeah, formula for disaster. Peer pressure plus drug use considered equal drug abuse. Bakit nagkaganyan? Okay, tingnan natin. Next. Formula to win fight against dangerous drugs. Letter B, letter R, letter U, letter G, and S. Ano ibig sabihin? Ayan. Para maging success. Okay, next. Letter D, don't even think about it. Letter R, resist negative peer pressure. Matuto naman tayong kumontra sa mali. Alam na natin mali, mag-resist na tayo. Katulad niya, pinakikita sa picture niya. Ha? Ang daming barkadahan niya.
natututong mag-inamang kababaihan. Dati, walang kababaihan na makikita ganyan sa mga inuman. Ngayon, ka-join na po ang kababaihan. Lahat yan. Pag yan nag-join, ibig sabihin, ready to drink, ready to smoke, ready to drug. Try to resist negative peer pressure. Kahit pilitin kayo, manigarilyo ka, mag-resist kayo, kung talaga pagpipilitan, mag-walk out kayo, iwanan ninyo sila para mamukha nila na, kamukha nila na hindi maganda yung ginagawa. Okay? Letter U. Use healthy alternative. Yeah. Marami namang bagay na pang pwede natin pagkalibangan. Exercise, Zumba, biking, playing, basketball, volleyball, dancing, o ano man yung ano yan, o ito, playing skateboard. Kaya natin gawin yan para lumakas ang ating katawan. At number one yan ngayon, kailangan natin ginagawa. Sa bahay na lang natin, mag-exercise kayo. Yan, modeling. Hindi TikTok to ha. Kung mag-TikTok kayo, ipakita nyo yung magandang sayaw naman. Hindi naman yun, nagsasayaw kayo, ay nakabikini kayo, nakatupis kayo, nag-TikTok kayo, ang sagwa. Nagsishort nga, bakat naman. Iwasan natin manood ng mga ganyan ha. Okay, next. Letter G. Ito, malinaw. God is the answer. Lahat ng kasagutan ay nasa Biblia. Kaya walang ibang tutulong sa ating pagbabago kundi ang ating Ama, ang ating Panginoon Diyos, si Yahweh, o kung ano man ang tawag natin sa Kanya, si Allah, sa ating mga kapatid na Muslim. Sila po, katulad niya, Ramadan po ngayon, sa 13 po, Eid al-Fitr, considered no work, no pain. Yan. God is the answer. Wala mong ibang tutulong sa akin, kundi ang Panginoon. Always pray and read the Bible. Next. Yeah. Say, letter S, say no to drugs. Ilan po mga sabi natin sa mga bata, iwasan natin ang paggamit ng bawal na gamot, paninigarilyo, pag-iinom, kasama na rin natin ang pagsusugal. Iwasan natin lahat yan. Pero mas importante, iwasan ang bawal na gamot. Yan po yung letter B, letter R, letter U, letter G, and letter S. And the answer is, next. Yung question. Tanong, saan mapupunta yung mga addict? Ang mga drug user, una sa New Bilibid Prison kapag nahuli ng kapulisan, kapag hindi nahuli, saan pupunta? Next. Sa National Mental Health, nababaliw. Ha? Dapat pag maaagapan, pwede dalhin sa Drug Rehabilitation Center. Pag hindi ka nahuli ng pulis, dito babagsak sa National Health Cost, Mental Health. Pag hindi ka nadala rito, saan ang turetso mo? Dito po sa next, ayun, SLL, Sumalangit Nawa, Cementerio. Okay. Pero pag lahat ng drugs na yan, naiwasan mo, hindi ka mapupunta sa ulunga, sa mental health, sa cementerio. Dito ka mapupunta sa next. Ayun, success. Pag walang illegal drug, lahat ng gagawin mo ay patungo sa magandang resulta. Po ang ating seminar ngayon. Next. Okay, diyan po nagtatapos ang ating seminar, ating lecture, online lecture. Handa po tayo sa mga katanungan. Okay. Okay, sir. Tapos na po tayo sa ating online lecture. Ayan po, sir. So, Sir Garcia, marami pong salamat at napaka
napakarami po ng natutunan ng ating mga mag-aaral, gayon din po ng ating mga magulang sa ating symposium na to. Magamat isa nga po to sa napapanahong issue, talaga po talaga namang kailangan po talagang bigyan ng pansin lalo na ng ating mga kabataan para hindi na po lumalayong ganitong sitwasyon. So okay, dako na po tayo sa ating closing po, sir. Wala na tayong question answer, wala nang open forum. Baka may katanungan ng mga magulang o kabataan. Bigyan natin sila ng sige po. Additional 5 minutes. 5 minutes. Okay po. Sige po, sir. So, para po sa ating mga mag-aaral at magulang na kasama po dito, kung meron po tayong katanungan, pwede po tayo mag-unmute po ng ating mic. Kung ayaw nyo naman po, meron po tayong chat box. Pwede po tayong mag-chat ng mga tanong na sasagutin po ng ating mismong chip ng MADAC. So, para po mas malinawan po tayo sa ating mga napag-usapan o napag-aralan. Sige po, open po tayo. Sige po, pwede po tayo magtanong. 5 minutes. Sa ating mga estudyante na naririto, yan. Teacher po, baka may katanungan ng mga guro. Okay, sino po yung may mga katanungan? Yan po, pwede po tayo mag-unmute or i-chat po sa ating chat box. Ayan po, Sir Barry. Okay, wala pa pong nag-chat-chat sa ating chat box. Ilan ba siya ang total attendee natin sa online? Yung dito po ngayon, sir, sa Google Meet po, meron po tayong 65 yung ngayon po. Pero kanina po, nag-start po tayo ng 80 to 90 po yun. Okay. Opo, tapos yung sa, meron naman po tayo sa YouTube. So, napapanood po tayo kanina. So, umabot din po ng 50 to 40 yung ating manonood po sa ating YouTube. So, i-ano natin sa 90, ano? Opo. Pinagagawa na kasi namin na report kung ilan lahat ang nag-join sa ating meet. Opo, karamihan din po talaga na ating mga estudyante ay modular, ano po, kaya po siguro gano'n lang din po yung, kumbaga iilan lang din po yung may access ng internet sa ating mga mag-aaral. Pati nga sa internet, pati mga teacher nakikita po sa TikTok. Opo. Talaga siguro pong naging ano yon, naging ang pagti-TikTok ay naging libangan na rin po siguro para mabawasan rin po yung stress pero sa tamang paraan, ano po. Pati nga pare, dinadaan sa TikTok ang mga gawain. Napanood niyo rin po ba, sir? Napanood yung pare. Okay, kung wala nang katanungan, okay po. So, kung wala naman po, ay dumiretso na rin po, diretso na po tayo. Okay, sige po. In behalf po ng ating mahal na Mayor, Honorable George Ricardo Reyes Gapula II, ang ating MADAC Chairperson. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana po ay marami tayong natutunan. At ang inyong lingkod, ang Police Lieutenant Rodelio A. Garcia, Chief MADAC Focal Person, at ang ating MADAC personnel, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you and good day. Okay po, sir. Bali, dako na po tayo sa awarding po ng ating certificate. Hello po, Ma'am Irene. Okay po, sir. Sir Chris, thank you po. And now, let's proceed. Magandang umaga po sa ating napaka-dedicated na punong guro, Ma'am Lori G. Rupero. Ganun din po sa ating mga mag-aaral, mga magulang at mga guro na narito sa program na ito. And now, proceed to the awarding of certificate. So, allow me to read the content of this certificate. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A Calabarzon, Division of Vidal, Taytay Sub Office, Dolores Elementary School, Award the Certificate of Education. Garcia for having served as resource speaker to the Municipal Anti-Drug Abuse Council MADAC Drug Symposium for the
Drug Awareness Prevention, Education and Control Seminar held on May 10, 2021, given this 10th of May 2021 by Itay Rizal, signed Lori B. Roquero, Principal 1. Okay, thank you, Professor Garcia. Thank you for the certificate. Okay, another certificate is hereby given to Mr. Joel O. Valles for having served as research speaker in the Municipal Anti-Drug Abuse Council, MADAC, Drug Symposium for Drug Awareness Prevention, Education and Control Seminar held on May 10, 2021, given this 10th of May 2021 by Itay Rizal, signed by Mrs. Lori B. Roquero, Principal of Dolores Elementary School. Thank you po, Sir Joel Valles. And now, para naman po sa ating mga technical assistants ng MADAC, tumulong po pagpipresent kina Sir Garcia. Okay. The Certificate of Recognition is hereby awarded to Jonah T. Francisco for having... for having as technical assistance in the Municipal Anti-Drug Abuse Council MADAP Drug Symposium for Drug Awareness Prevention, Education and Control and Control Seminar held on May 10, 2021 given this 10th of May 2021 Taytay Rizal signed by Mrs. Lori B. Roquero, Principal of Dolores Elementary School. Thank you po, Ma'am Jonah. And another certificate of recognition is given to Ma'am Jennifer Mercado for having served as technical assistant in the Municipal Anti-Drug Abuse Council MADAP Drug Symposium for Drug Awareness Prevention, Education and Control Seminar held on May 10, 2021. Given this 10th of May 2021, Taytay Rizal, signed by Ma'am Lori B. Roquero, Principal of Dolores Elementary School. Okay, para naman po sa ating mga participants ngayong araw nito, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, at ganun din po sa ating mga guro. Okay, the Certificate of Participation is given to for his or her active participation in the Municipal Anti-Drug Abuse Council, MADAC, Drug Symposium for Drug Awareness Prevention, Education and Control Seminar held on May 10, 2021, given this 10th of May 2021 Taytay Rizal, signed Mrs. Lori B. Roquero, Principal Dolores Elementary School. Okay, maraming salamat po sa lahat. Ayan po, para naman po sa ating closing remarks, so, tinatawagan ko po ang Sir John Ray Beneventura, our officer in charge. Hello, sir, Sir John Ray. Hello po. Hello, Sir Chris. Maraming salamat. Isang magandang umaga na magtatanghali po sa ating lahat, sa ating punong guro, Ma'am Lori B. Roquero, at sa ating Sir Rodel Garcia. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong expertise in regards of the following matters that we've talked before. Lalo na ito ay para sa ating mga mag-aaral, for them to be aware and also for the their families as well. So ito ay napakagandang orientation seminar para lahat, kahit itong mga mag-aaral natin ay maging aware sa mga bagay-bagay na kanilang nakikita at sa mga bagay-bagay na hindi dapat nilang gawin at mga dapat nilang gawin in sa pagkakataong ito. So, thank you so much, Sir Chris, for leading this. Maraming salamat. At sa ating mga magulang, naway patuloy natin gabayan ang ating mga anak, ang ating mga mag-aaral upang mas maituwid natin ang kanilang landas at gayon na magkaroon sila ng isang magandang kinabukasan. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po. Thank you po, Sir John Ray. At on behalf po ng kay Ma'am Jacqueline Tumaga, yung ating moderator kanina, at medyo nagkakaroon lang din po ng problema dahil nga po sa ating internet connection. Thank you po, Ma'am Jack. At dito na po, nagtatapos yung ating drug symposium. So ngayon po, maraming salamat po sa lahat ng ating, sa lahat ng mga mag-aaral, magulang, guro na nakasama, especially po sa ating MADAC
dahil po sa pagkakaroon ng tagumpay ng ating gawaing ito o programang ito para po sa ikauunlad at malaking tulong po ito para sa ating mga kabataan, lalo po sa panahon ngayon. So marami pong salamat, Sir Garcia. Okay, maraming salamat din. Yeah, po. Okay, out na tayo. Opo, thank you po at happy lunch po, sir.